Panayam natin si MMDA spokesperson, Ms. Celine Pialago. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Opo. Una-una, yung pong monitoring nyo sa sitwasyon ng traffic, lalo kanina, napakalakas ng ulan. Kumusta po at meron ho ba kayong kumbagay aberya na namomonitor sa ngayon? Sir, regarding po sa pag-ulan, ano, nagkakaroon na ho ng pagbaha sa ilang areas po ng Metro Manila. In particular po dyan, sir, as usual ho, yung mga areas po talaga na flood prone na yung Manila ho, binabaha na ho ngayon. Pero ho, nasa kaya pa naman po ng mga sasakyan, meaning passable pa po ito sa light vehicles. Yung mga dati rin ho binabaha tulad ng Ayala Underpass, eh, hindi pa naman po dahil ho ni-repair ho natin yung mga water pumps natin dyan. Dahil ho nagkupos ng barayong basura, so ni-repair po natin yan. Pinaghandaan din po natin itong pag-ulan na to. So far sir, may pagbaha pero passable pa naman po sa ilang mga light vehicles. Opo. At itong gagawin yung pagpapatupad ng 11 a.m. to 11 p.m. na mall hours, ay paano po ito? Talagang handa na rin yung mga mall? Pumayag na ba sila sa mga sinet pong kondisyon ng MMDA po? Yes sir, ano, nagbigay sila sa atin ng commitment na 100%. Pero ho, ito lang ho natin, linawin sa publiko na wala hong memorandum of agreement ito. Gentleman's agreement lang po ito. So umaasok po kami na lahat po ng mall operators na nakausap namin last time, 2 weeks ago, ay tutupad po sa napagkasunduan na 11 a.m. na po sila mag-uusita sa kanilang operating hours. At magtatapos po ng 11 p.m. or 10 p.m. Pero kung may makikita ho ang mga motorista, ang mga shoppers natin, na mga malls na mag-ooperate ng 9 a.m., wala po magagawa ang MMDA doon. MMDA cannot impose policy to this pricing establishment. Pero ho, commitment po ito, nag-commit po sa atin. So, tingnan po natin kung pag-uusita nila tayo hanggang January 6. So, mag-uusita po ito October 6. Opo, at sa tingin nyo ho, mga gaano karami ang mababawas, sa mga ilang porsyento mababawas pag ipinatupad na ito at sinunod ng mga mall yung 11 a.m. to 11 p.m. na opening at closing hours po? Sir, hindi ganun kalaki na porsyento, pero at least po, umaasak ang 10%. Kasi ho, kada mall po sa EDSA, meron po silang estimated na 300 parking lots. At saka ho yung mga empleyado ho dyan, hindi na sila sasabay ng rush hour. So, ibig sabihin, kung dati ho, nakipagsabayan sila ng 7 a.m. to 8 a.m., makapasok lang ng 9 or 10, ngayon ho, mag-a-adjust na yun. So, hindi na ho sila sasabay sa busy crowd na papunta sa mga paaralan, sa trabaho, mababawas yun sa bilang ng mga commuters, ng mga, yung mga bosses din ho sa mga malls na yan, yung mga shoppers, hindi na ho sila sasabay sa rush hour. So, at least po, 1,000 ticket po per mall yung mababawas. At least, dun po sa mga malls na nakatayo po sa kahabaan ng EDSA. Malaking bagay rin po yun, sir, lalo na po rush hour po yung pinag-uusapan. Ano po expectation nyo dun sa convoy dry run na gagawin sa Linggo? Ito ba'y parang magiging parang Lunes ng umaga ho, na southbound lane ng EDSA ang sitwasyon, o hindi naman ganun kabigat po? Sir, ganito, no? Every Sunday na ho tayo magkakaroon ng dry run ng convoy. So, this Sunday ho, pangatlo ho ito na dry run natin. Magsisimula po tayo sa Clark at yung convoy po ay magsisimula ng 6 a.m. So, airport to billeting hotels po. Bali ho, yung mga hotels po na pag-check na na ating mga leaders and delegates. So, yun ho yung ipapractice natin. Pagdating ho dun sa mga hotels, 5 to 10 minutes lang ho, ipapractice naman po natin yung papunta nila sa iba't ibang areas ng kanilang meetings and agendas. So may mga areas po tayo na critical na minomonitor. So isama po natin dyan yung, of course, yung kahabaan ng NDEC. And para po dun sa EDSA, sa mga motorista natin, EDSA Quezon Avenue, EDSA Kamuning Flyover, kasama po yan, sir. EDSA Roosevelt, EDSA West Ave, Balintawa Cloverleaf. Bali ho, yung mga areas po na intersection. So stop and go scheme po yung i-apply natin na traffic management. So. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon si Ma'am Celine Pialago, tagapagsalita ng MMDA. Salamat po, Ma'am. Thank you, Sir Gigi, and have a good day po. Maraming salamat.